So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, Matira Mayaman, semifinals, Mott versus Lanceta. So bracket A naman. So kung ngayong araw po uploaded yung content natin na 6th threat versus Shea, September 27 ngayon. At itong review natin na Mott versus Lanceta sa kabilang bracket at semifinals din is for September 28 naman. So, ayun. Kung kagabi, katatapos lang natin ma-review yung balagbagang battle na yon ng dalawang kampiyon ng Isa Buhay 2018 at 2019. Putay na. Yun yung pinaka matagal na battle review ko sa buong content ko, sa buong 2 years ko na pagko-content, no. Yun pa lang yung umabot ng 2 oras. Putay ng battle yon, guys. Partida, ano pa yon, hindi ko pa sinama yung judging noon, no. So alam niyo naman yan, no, kapag Matira Mayaman, hindi ko naman sinasali yung yung explanation ng mga judges, 'di ba? What if sinali ko yon? So baka umabot tayo ng 3 hours. Feeling ko aabot tayo ng 3 hours kung sinali ko yung judgment, no. Pero yon, akala ko by next week pa i-upload ni Boss Pibs tong Lanceta versus Mott. Pero salamat, no. Boss Pibs, putak, salamat dahil halos magka tabi lang, halos magka sunod lang yung upload mo sa dalawang semis ng tournament na to. So yon. Kung yung battle ni Sixth Threat tsaka ni Shea is umabot ng 1 hour 47, ito nakakapagtaka na 1 hour lang, di ba? So, taka na, makakarinig tayo ng mga ano dito, mga bara na siksik, no? Ayun yung nakikita kong, yun yung nagiging insights ko sa battle. Kasi, na-review na natin yung Shea Sixth Threat. Alam naman natin na masyadong naging mahaba yung rounds ni Shea doon, kaya ganun siguro naging result ng video, umabot ng almost 2 hours. Ngayon, eto, kilala naman tong dalawang to na hindi gaanong sumosobra sa oras. At kung siksikan ng bara ang tatanungin, Lanceta at Mott, puta, grabe magsiksik ng bara yan sa isang linya, di ba? So, yun, tignan natin. Kung anong klaseng battle yung mangyayari. So, kagabi, nung in-upload yung Sixth Threat and Shea, ang nababasa ko sa mga comment doon is Shea daw yung panalo doon. Pero, para sa akin, naging malinaw para sa akin na kay Sixth Threat yung battle na yon. Ngayon naman, marami rin nagsasabi na kay Lanceta yung battle na to. So, ngayon, sabay-sabay nating panoorin, sabay-sabay nating i-judge, sabay-sabay nating hatulan yung battle na to kung para kanino ba talaga mapupunta yung battle na to. Okay? So, yun. Let's go. Lanceta vs. Mott. Semifinals ng Matira Mayaman. Game. Game. Isa pang todong sigaw para ganaan kaming dalawa. Come on. Balita ko, kayo ni Sixth Threat ang nakatakda sa ating ginagawang torneo. Hindi ka na kailangan dito, ma, kasi mahina lang kaduelo. Alam kong inaabangan nyo, pero hindi ka na kailangan dito, ma. So, kung napanood nyo yung laban ni Lance kay Zach, lumabas si Mami Ani doon, di ba? Nag-speech siya ng mga linya niya doon. So, yun. Kaya sinasabi ni Lanceta dito na hindi na kailangan. So, ibig sabihin, walang Mami Ani na lalabas sa battle na to. Okay? Hindi ka na kailangan dito, ma, kasi mahina lang kaduelo. Alam kong inaabangan nyo, pero
para sa hinahangad kong pwesto, wala akong ibang ilalabas ngayon kundi 100%. Ito ah, sa mga, ewan ko kung napanood nyo yon, pero isa sa mga dahilan ni Lanceta kaya siya sumali dito sa Matira Mayaman is para makalaban si Mot, no? In-explain niya to sa isang live niya dati, bago pa mag-umpisa yung Matira Mayaman. Sabi niya, kaya lang daw siya sumali is gusto niyang makalaban si Mot, no? Pero ang punto niya doon is hindi, baka kasi is, or iniisip ng iba na gusto makalaban ni Lanceta si Mot dahil tawag dito, dahil hindi ko mabanggit ko ano yung term eh, pero ang pinakapunto lang naman ni Lance dito is feeling niya kasi pag nakalaban niya si Mot is mailalabas talaga ni Lanceta yung 100% niya. I don't know if totoo yung mga sinasabi niya, pero sabi nga niya dun sa live na yun is hindi pa siya tumotodo sa mga battle, no? And feeling niya daw na kapag si Mot yung nakalaban niya is lalabas yung 100% niya. So, ayun, sinabi niya dito yon. Hindi ko na maalala kung kailan niya yun. Basta sa pagkakaalam ko, before pa mag-start yung Matira Mayaman, live ni Lanceta yon, no? Isa yon sa mga gusto niya makalaban si Mot. Kaya siya sumali sa Matira Mayaman dahil kay Mot. Okay? Alam kong inaabangan nyo, pero para sa hinahangad kong pwesto, wala akong ibang ilalabas ngayon kundi 100%. Ano game? Kautol, game ka na? Oo, noong nakaraan, nagawa mo akong warakin, wasakin, daragin. Kaya kung alam mo lang yung pagkakataong tumot, sobrang tagal ko ng dalangin. Mula kay Lipgram, Sak Maestro, sa Yumot at sa Ika-anim, ako yung karmang babalik at kayo yung mamalasin. Tamang gante sa may panalong nagawa nyo na agawin. Dito rematch or revenge redemption to kung tatawagin. Kaya andito ako, Mot, kahil meron akong isang hangarin. Yun ay bawiin sa inyo kung anong dapat para sa akin. Hey! Kaya yung dream match nyo sa kanila ni Sixthet, wag nyo nang ipilit. Ibabalik kita sa flip-top kung gusto mong manatiling undefeated. Ngayong winawasa ko ni Simot, isusunod na kita, Sixthet. Pagtapos nun, dun nyo sabihin na yung PSP scripted. At kung scripted man tumot, matagal niya ako diyang ready. Kaya pasensya at pasintabi sa mga pinang setup lang na MC. Mm. Dahil ginamit lang ni Phoebus, si Mot at saka Sheji para i-hype yung totoong finals na yan, Zeta versus ST. Okay. Tama. Nabulol lang, pre. Bagong disenyo ng Lanceta. Alam niyo na kung sino to. Pumunta ako dito para ibadibag yung mga puta pete niyong idolo. Hindi ako sumali para sa pera. Kukunin ko yung titulo pagkat higit pa sa milyon pag kayo si 7-0 ko. Higit pa sa milyon pag kayo si 7-0 ko. Tanginan, lupit no, no? So, di ba ang 1 million, no? Kung isusulat mo 1 million is 6. So, higit pa sa milyon pag si 7-0 ko. So, kapag 7-0, that's 10M. Diba? So, ang ganda nung concept ng binitawan ni ano doon, ni Lanceta sa part na 'yon. Gusto ko rin yung ano, ha? Gusto ko rin yung mga inaangulo ni Lanceta dito, ha, na pasintabi sa mga MC na ginawang sinet up ni Phoebus, 'di ba? So, ang yun lang, parang ginamit lang daw yun para sa rematch nila ni Sixthet sa finals. So, sa mga hindi nakakaalam, rematch po kasi tinalo na rin ni Sixthet si Lanceta sa second round ng Isabuhay 2019 eh. So, ayun. Diba? So, ayun. Marami pa akong sasabihin. Pakinggan mo natin to. Era, kukunin ko yung titulo pagkat higit pa sa milyon pag kayo si 7-0 ko. Lanceta,
kontrabida o si Lance ay Dehin's hero. Kaya rumespeto ka at magbigay galang dahil ako yung undefeated dito. Ikaw nanalo lang kay J Black at kay Pisto kasi laban binibisto. Yung tinawag niyang vibrator na naka-on ng sa kanya, Bebergin mismo. Oo, so, ayun no. Yung vibrator na naka-on, isa yun sa mga linya ni Nimot kay Lance. So, sa mga nagtatanong kung saan sila naglaban, Royal Rumble, Second Sight yun, alam ko eh. Na-review ko na yung battle na yun eh. Cripply, Lanceta, Mot, Dilim, tsaka si Bill. Dilim, si Bill, Cripply, Mot, Lanceta, Royal Rumble. Alam ko yun yung unang-unang Royal Rumble sa Flip Top, sa pagkakaalam ko. Ayun, doon binitawan ni Mot yung linya na yun na vibrator na naka-on. Tapos ayun, binabalik ni Lance yung linya na yun kay Mot. Kaya may linya si Lanceta kanina, 'di ba, na andito ako para bawiin yung panalo na sa akin, kinuha niyo sa akin, 'di ba? So ayun, yun yung pinupunto ni Lance dito. Ikaw nanalo lang kay J Black at kay Pisto kasi laban binibisto. Yung tinawag niyang vibrator na naka-on ng sa kanya, Bebergin mismo. Nasa walang mansya na ton, akong makakauna dyan. Tamang wala, magkakaroon at yung mayroon, mawawalan. Nagyayabang pa yung tatlong kampiyon, makakangkong naman. Sapagkat ang magkakampiyon ngayon, magkakampiyon pala. Galing! Sapagkat ang magkakampiyon ngayon ay magkakampiyon pa lang. Ang ganda nung linya na yun. Ang ganda nung linya na yun, tol. Alam mo yun, ang dami ko nang na review na tournament. Pero kay Lanceta ko lang narinig yung ganong linya, 'di ba? Ang tangin, lupit nun. Ang gusto ko yung linya na yun, no? Sapagkat ang magkakampiyon ngayon, galing, ganda nun, tangin na, real talk, ang ganda nun, nagustuhan ko yun. Tatlong kampiyon, makakangkong naman. So, tatlong kampiyon, ha? Kasi ang tinutukoy ni Lanceta dito is yun. Yun nga, yung tatlong kampiyon, 2017 isa buhay, 2018 isa buhay, 2019 isa buhay, puta. Sunod-sunod yun, ha? 2017 Mot, 2018 Shea Yee, 2019 Sixth Threat. Puta, ang lupit, no? Yung tatlong sunod-sunod na kampiyon sa isa buhay nasa semis, 'di ba? Yun yung pinupunto ni Lanceta dito, yung tatlong kampiyon, pero ang magkakampiyon ngayon dito sa tournament na to is magkakaano pa lang. 'Di ba? Malinaw naman yung pagkakasabi niya, kaya para sa akin sobrang ganda nung punto niya dito. Ganda nun. Awalan! Nagyayabang pa yung tatlong kampiyon, makakangkong naman. Sapagkat ang magkakampiyon ngayon, magkakampiyon pala. Galing, galing. Sila toto bigay na, pero parang nangihina. Oo, walang pahinga. Habang ako, dinaan ko lang sa may gimmick, umabot pa sa kabila. Sinama ko yung mga kabarkada, pati sarili kong ina. Kaya paano ko nakuha yung milyon? Pinagawa ko sa iba. Na hindi mo na magawa, kasi iniwan na siya ng lahat kahit ako sumunod ng kulay. Tandem namin ni Invictus buo pa rin habang kanila ni Suray na goodbye. Kaya aabutin ko yung pangarap kasama mga tropang ride or die. At dahil bawal si Agata sa Davao, ako kukuha ng ROI! Bawal si Agata sa Davao. Ikaw ngayon mo lang naranasan. Bakit? Bakit? Enlighten me nga guys kung bakit bawal si Agata sa Davao. Bakit? Kuha ng ROI! Ikaw ngayon mo lang naranasan yung hate, tapos tinuturing mo na yung pagsubok tsaka dagok.
Putang ina mo, 8 taon ko na yan nararanasan pero kailanman hindi ako sumuko at napagod. Dinimanda ako ni Shernan habang ginugulo ni Apo. Kaya huwag ka magtaka kung ba't sa dulo to aabot. Napaglanseto na sa entablado, ang lahat ay delikado. Di nga umubra si Librang kahit sok na preparado. Kayang kadedikado kaya wasak sa akin si Gago. Kasi wala nang motivated pa sa Lance na desperado. Kaya tatak nyo sa may isipan, tanga hindi Pasko lagi. Hanggang to ay pagsisihan, sana hindi na sumali. Gago triple pag bumawi, at hindi to yung kagaya ng dati. Pagkat bano magiging bida Hanamichi Sakuragi. Okay. Props kay Lanseta. Bigat nun, ang tindi nun. Masasabi ko na ito yung pinaka-effective na round 1 ni Lanseta sa mga past battles na na-review ko dito sa tournament, 'di ba? Malakas naman yung round 1 niya kay Lipcram, malakas din yung round 1 niya kay Sak, pero ibang iba yung round 1 ni Lanseta dito against Mot. At nagustuhan ko rin yung mga angle niya para kay Mot, kasi tanga na ilan na yung standing ni Mot sa flip top, 13-0, 14-0, 'di ba? I don't know pero yung paggamit ni Lanseta ng ganung angulo kay Mot, para sa akin sobrang fresh sa kanya ko lang narinig yon. Ang dami niya kasing pwedeng paghugutan talaga ng mga angulo kay Mot dito, kasi tawag dito. At basta ang daming naging yung pagkatalo ni Mot kay J Black, yung Vito, tas binalik, 'di ba? Pwede 'yun, isa 'yun sa mga pwedeng gawing angle ni Lance, at para sa akin nagamit niya 'yun ng maayos. Yung tawag dito, yung pasintabi sa mga MC na ginawa, pinang setup para sa rematch nila ni Sixth, gusto ko rin 'yun. Ang ganda rin ng punto niya doon. Yung vibrator na naka-on, maganda rin 'yun. Linya ni Mot yun na binalik sa kanya, 'di ba? Ilang taon na 'yon pero naibalik pa rin niya. So ayun, kahit na hindi, para sa akin hindi naman naging mahaba yung rounds ni Lanseta dito. Isa lang masasabi ko, matindi yung round 1 ni Lanseta, at ramdam ko na ito yung pinakamalakas na Lanseta na napanood ko sa buong tournament na to, sa first and second round ng tournament na binatelan ni Lanseta. Ayun, mahirap man sabihin, pero kung hindi papantay si Mot sa ganung performance ni Lanseta, ibibigay ko kay Lanseta 'yon. Pero syempre, it depends pa rin kung paano i-deliver ni Mot yung returns niya, 'di ba? Excited, no? Nakaka-excite, exciting rather yung tapatan ng round 1, pero siguro mas may explain natin to once marinig natin yung round 1 ni Mot. So, let's go. Yung PSP daw is scripted. Di naman sa diya ko sang ayon. Kesyo para kami magtapat ni Sixth Street, kaya yung isip nyo nalason. Pwes balik tayo sa kahapon. Si Enigma mismo yung humamon. Di naman kailangan ng tournament. Si Sixth Street mismo tumanggi nung pinagtatapat kami nung ahon. Uy! Putong ina! Di ko alam kung totoo yon, pero convincing yung pagkaka-deliver ni Mot. Kasi kung napanood nyo yung laban ni Mot nung ahon 14 kay Sayad, may ganito rin siyang linya, no? Dapat hindi ikaw yung katapat ko, di ba? Sabi niya kay Sayad, dapat hindi ikaw yung kalaban ko. Umatras lang yung Tipsy tsaka ST, di ba? So, nung una, hesitant pa ako kasi
baka angulo lang yon, pampaganda lang yun ng, or fillers lang yung pampaganda ng linya. Pero yun, ginamit na naman ni Nimot dito, no, na pinagtatapat sila nung ahon, pero si Sixthreat yung tumanggi. Diba? So, maganda nga na yun. Ang ganda nung, so, para sa akin, kung naging convincing, at para sa akin, parang naging totoo talaga yung angulo na yun. So, tignan natin. And excite. Nakaka-excite yung battle na to. Sixthreat mismo tumanggi. Lason. Pwes balik tayo sa kahapon. Si Enigma mismo yung humamon. Di naman kailangan ng tournament. Si Sixthreat mismo tumanggi nung pinagtatapat kami nung ahon. Boss! Bossing! Kamusta ang buhay? Dede, binibiro ko lang to. Medyo may resemblance lang si Bonjing, pero unti-unti ko natanto. Ba't ko pa tatawagin Bossing? Di naman malupitong kaharap ko. Pasitupal ka ba, boss? Unang laban niya sa tournament, minura-mura ermat niya on stage, galit na galit, inaway. Sunod na laban, ginawa niyang pangsagip, gamit na gamit sa pakay. Ano yan? Pagtapos magrebelde, biglang sa gera, alay? Oh, nasa Mindanao tayo ngayon, ilabas mo na ulit yung MILF mong nanay. Gago! Teka! Ilabas mo na ulit yung M.A. Gago siya, no? Si Mot sa ano na to, sa part na to. De, biglang sa gera, alay. Oh, nasa Mindanao tayo ngayon. Ilabas mo na ulit yung MILF mong nanay. Ani. Teka. Rebelde. Gera. MILF, nanay, isa lang yung lumalabas. Ngayon, alam ko na kung ba't mo hinahamon yung batas. Tanginan to, naghahanap lang pala ng kalinga. Stepdad, gusto mo iho? Gago. Pwes, mali ka lang, pinasukan mo na liga. Si Pibus yung batas dito. Kasi lahat, kaya niya ibito. Kontrolado raw, mga hurado, naging circus na sanet. Habang ikaw, pati sarili mong inatinaya mo para lang sa semis pumanik. Kaya nga kung magpupustahan tayo, kahit malus ka may balik, nanay mo pa rin yung mananalo kasi kay Pibus nakabit. Kay Pibus. Boss Pibus. Sige, Boss P. Di na ako papalag. Congrats na in advance. Ba't ko pa isusugal lahat kung tatay yan ni Lance? Tatay? Ganun siya mag-wordplay, di ba? Sadyang ulila sa ama, kaya nga siya nagkaganda. Gago, may ano pa, no? May pag-breakdown pa ng estilo, no? Okay. Tatay yan ni Lance. Ganun siya mag-wordplay, di ba? Sadyang ulila sa ama, kaya nga siya nagkaganto. Walang disiplinang naghulma, kulang ka sa tagawasto. At hanggang doon sa ama ng flip-top, tumagos na yung tampo. Kasi yung tatay niya, kakababa lang ng barko. Kumantot ng puta sa gapono, nakabuo sabay takbo. Oh, ba't di mo pa napagtanto? Sinadya kong mawala kasi alam kong papahanap mo. Putik! Gago, akala ko... Hindi, real talk. Akala ko nag-stutter si Mot doon. Hindi na ako nakapag-react eh. Kasi ang bilis ng ano, ang bilis ng transition. Akala ko, para sa akin, akala ko nag-choke si, or nagkaroon ng stutter si Mot doon. So, nung narinig ko yung stutter, ang dami na pumasok sa isip ko na kaya siguro ang boto ng mga mga fans is kay Lanceta yung battle, baka dahil dito. Pero tangina, ang bilis ng ano eh, habang nag-iisip ako, nabinawin na kagad ni Mot eh. Hindi na ako nakapag-react, guys.
Sinadya ka buo sa baytakbo. Kakababa lang ng barko. Kumantot ng puta sa gapono nakabuo. Ano kasi, alam mo yun, yung kung paano sinet ni Mot yung stutter niya. Convincing sobre. Hindi mo mahalata talaga na fake yun. Galing. Galing nun sa part na yung pucha. Sabay takbo. Kumatot ng puta sa gapono nakabuo sabay takbo. Oh, ba't di mo pa napagtanto? Sinadya kong mawala kasi alam kong papahanap mo. Putang ina ni Mot. Alam ko pa, tindi nun. Sorry guys kung paulit-ulit, pero putang ina, ang ganda nung ganda talaga ng setup. Mo pa na pagtanto, sinadya kong mawala kasi alam kong papahanap mo. Tang ina, durog. Seryosong mensahe. Pasensya na pare kung masakit yung atake. Pero nabatid ko yung imahe. Kung batingin mo sa nanay mo kasangkapang babae. At ganun lang kadali sa yung baskusensya sa harap ng marami. Kasi lumaki ka rin, di siya nakitang pinahalagahan ng lalaki. Aray! Putang inang hapde. Sakit. Sakit nun. Lang kadali sa yung baskusensya sa harap ng marami kasi lumaki ka rin, di siya nakitang pinahalagahan ng lalaki. Tong ina. Parehas lang tayong lumaking walang tatay. Pero yung moral mo at prinsipyo, patapon, basura. Nasa internet yung video, yung nagluwal kay Iho, pinagmukha niyang puta. Narinig na kung sino-sino, sa bayan yung pamismo, sa loob ng kuta. Ikaw nga yung nasa logo ng Chiquito, chichiryang tigpipiso, kasi yung pinakiki mo sa nanay mo, malutong na mura. Pero minahal pa rin ang masa. Malutong na mura. Shit. Wala, man. Sige. Mamaya na ako magko-comment, sige. Minahal pa rin ang maasal ang luksurya naghamon. Yung boses gayang-gaya, garalgal at malagong. Pero munting paalala, si Mami Ani, single mama, sana gets nyo na ngayon kung kanino nito minana yung vibrator na naka-on. At ang kahiraman niya noon, yung best friend niya na solid, nice pat, magkabila ang dulo, tinotorid. Oh shit, life hack. Kaya pala parehong paos kayo mag-broski. Dry cuff, pinaghatian ba naman yung dildo na pang-prosti? Ice pop! Okay. Ano? Puro damay nanay ba yung angle? Huwag kang maratel, Brad. Yan ay karmang dapat mong i-handle parang writer's block. At yung sinakripisyo mo bilang rapper, ibabalik din ang battle rap. Kaya kung ginamit mo yung airmat mo after, tanggapin mo yung aftermath. Okay. May nasilip lang ako na ulitin natin, ha. Meron lang ako sasabihin sa part na 'yon. Ibabalik din ang battle rap parang writer's block. At yung sinakripisyo mo bilang rapper, ibabalik din ang battle rap. Kaya kung ginamit mo yung airmat mo after Okay. Ito. Itong part na 'to. Yung ibabalik din ng battle rap tapos airmat. So nanay, ina. Ewan ko kung napansin niyo 'to. Pero as a fan ni Mot, alam ko yung mga battle ni Mot, no? Alam ko lahat. Yung isa buhay ran niya, yung kay Krega, yung kay Batas. 'Di ba? Speaking of Batas. Hindi ko naman sinasabi na parehas yung linya. Pero ganun yung concept nung binitawan din ni Mot na linya kay Batas. 'Di ba? Yung round 3, sa pagkakalam ko round 3 ni Mot, umpisa ng round 3 ni Mot laban kay Batas 'yun, eh. Sa pagkakalam ko lang, kung hindi ako nagkakamali. 'Yun yung time na
ilaw ng tahanan, babalik sa iyo lahat ng ilaw pag ikaw na pinaglalamayan. So, ito mo, kabisado ko pa yung linya na yon. Kasi para sa akin, isa yun sa mga naging quotable lines talaga ni Mott against Batas eh. No? Hindi ko lang alam kung paano niya sinet up yun. Basta, yung, yun, ilaw ng tahanan, babalik lahat sa'yo ng ilaw pag ikaw na pinaglalamayan. So, ayun. So, ngayon, parang, ito, narinig ko yung line na yun. So, parang yung vibes niya is parang ganon. Kay, ano, kay, yung linya niya kay Batas, parang ganon. Ulitin natin yung linya na yun, ha. Pinapir, ibabalik dapat mong i-handle parang writer's block. At yung sinakripisyo mo bilang rapper, ibabalik din ang battle rap. Babalik. Kaya kung ginamit mo yung airmat mo after, tanggapin mo yung aftermath. Diba? Ganun eh, no? Kung paano ko narinig yung ano, paano ko narinig yung linya ni Mott na yon, yung vibes niya is katulad nung ano, nung linya niya kay Batas, dun sa, yun, Ahon 10? Pili ko Ahon 10 yun eh. So, yun lang naman. Manhen ko na involve. Huwag ka sana magtanim ng galit sa dami ko nasabing opinyon. Alam mo yung estilo ko na gamit, nagbigay lang ng malasakit para mas mabatid mo yung leksyon. Nabalibalik ta rin man natin yung nanay mong si Ani, ina mo pa rin yun. Galing talaga. Pero bago pa magkaiyakan, nasan si Invictus? I-comfort mo na agad bago pa mag-emote to. Oo, kailangan nasa likod mo yung pat para may tagapat din ang likod mo. Ang hirap ng round 1. Hirap ng round 1. Ang dami ko nang in-explain dun, pero ang hirap ng round 1. Akala ko mahirap na yung 6th verse Shaggy eh. Pero sa tapatan ng round 1, mas para sa akin mas naging malino pa yung 6th verse Shaggy na round 1 eh, 'di ba? Sa iniskoran ko ng 10-8 sa pagkakalam ko, iniskoran ko ng 10-8 yung battle na yun. Pero dito, guys, ang hirap. Deserve nila yung 10 puntos parehas eh, 'di ba? Pero ang tanong doon, kanino ko ibibigay yung 10? Yun eh. So, ito, let's go. Try natin kahit papaanong i-breakdown ng kahit konti, no? Kahit konti. Hindi naman ako perfecto, hindi naman tayo ano. So, ayun. Try natin i-breakdown 'to ng sa iba't ibang elements ng battle rap. Sige. Sa performance, pare sila ng energy, pare sila ng puwersa, pare sila ng overall performance, pare sila. So, I think dun sa energy, sa power, sa stage presence, tabla 'yon. Hindi ko alam kung ibibigay ko ba yun kay Mott or ibibigay ko ba yun kay Lanceta. Hindi ko rin alam kung mas mataas ba yung energy ni Lanceta or mas mataas yung energy ni Mott sa round 1. Kaya, just to be fair, itatabla ko yung category na yun, yung performance. Sa sulat, mahirap din. Kasi, sobrang epektibo rin ni Lanceta. Sabi ko nga, ito yung pinakamalakas na Lanceta na napanood ko sa tournament na to or sa PSP. Then pagdating kay Mott, consistent si Mott eh. Aantayin mo na lang talaga na magkamali si Mott. To be honest, guys, sobrang linis mag-perform ni Mott. Aantayin mo na lang talaga kung saan siya nagkamali, ano yung mga lapses niya, ano yung kung may stutter ba siya. Yun yung titignan mo sa performance ni Mott sa sobrang consistent niya all throughout the battle eh. 'Di ba? And sa pagkakataon to, syempre, still, malinis na performance. Pero nadali niya ako dun sa fake choke, fake stutter. Akala ko talaga nag-choke or nawala si Mott dun. Pero nahugot niya yun. I mean, hindi right term yung nahugot. Kasi fake choke nga yun, fake stutter nga yun. Pero ang ganda nung, ang ganda nung setup dun sa stutter na yun. Tapos ang ganda nung balik.
'di ba? Mas ano eh, parang dumoble pa yung puwersa noon eh sa halip na isang beses lang ang naging balik nun, double triple. Kaya pasok pa rin talaga yung mga sumunod na punchline kasi nakuha rin kaagad ni Mot yung pinaka momentum niya dito. Pareha sila eh, no? Kung ang titignan naman natin dito is yung pagkuha ng momentum sa maikling time, pareha silang nagawa yun. Ganun sila kalakas talaga. Punchlines, haymakers, mga direktang suntok para sa kalaban. Hindi, sige, yung mga direktang suntok sa kalaban, hiwalay natin yun. Okay? Ibang usapan yun eh. So, punches, haymakers, punto, I think parehas din sila doon. Diba? May kumokonect, kumokonekta silang Zeta, kumokonekta rin si Mot, direkta yung mga punches ni Mot, direkta rin yung mga punches ni Lance, yung angulo ni Mot na about sa nana, ang ganda rin yung ani, ina, lupit nun, diba? Parehas silang ano, may angulo na stretch. Yun ah, para sa akin. Isa yun sa mga napansin ko. Isa sa mga, pareha silang may ganung angulo, no? Na-stretch. Si Lanceta, na-stretch niya yung Mot versus Six Threat na angulo. Si Mot naman, na-stretch niya yung ani, no? Yung si Mami Ani. Ilaw ng tahanan, airmat, aftermat, diba? Na ano niya yun, na-stretch niya yun. Pero hindi ko niles yun, no? Kasi, hindi, para sa akin, hindi siya naging dragging kasi mas naging creative sila sa paghanap ng iba't ibang angulo dun sa angulo na yon. Gets nyo? So, ang ganda ng mga setups para tumagos yung suntok na to, tapos setup ulit sa iisang angulo, tapos tatagos ulit yung ganitong suntok. Ganun ka creative yung round 1 nila parehas. Pero, ang pinagkaiba nila, eto, meron na akong nakita eh. Sabi ko sa inyo, breakdown natin na maayos, mas malalaman natin to. And, para sa akin, yung round 1, I think merong pinagkaiba. Para sa akin mas naging mabigat yung round 1 ni Mot kasi mas direkta siya dito. Yun nga eh, kaya nga sabi ko sa inyo, ihiwalay natin yung mga direct na punches, yung mabibigat na punches kasi doon yung nakita kong naging difference ng dalawa. Si Lance, di ko din i-disregard yung round 1 ni Lance pero solid 'yon, ang ganda noon, connected 'yon kay Mot, halos lahat din. Pero sa paramihan ng mga punches na kumonekta para kay Lance, mas mabigat na punto rin or punchline para kay Lance, I think Mot got that one. Pero sa sobrang dikit na para ano, sa sobrang dikit na scoring, no. Pero I think hindi enough yung ano eh, yung nakita kong angulo na yon para ibigay ko siya kay Mot, no. Kasi sa ganitong klaseng semifinals at ganitong klaseng kadikit na battle, round 1 pa lang, nakikita ko na mas mahihirapan ako dito sa 2 and 3. So para sa akin, lumamang man si Mot dito sa isang category, no? Sa isang category which is yung bigat ng punches or direct punches. Ibibigay ko pa rin to ng tabla. Ayan na. So, tabla tayo sa round 1. Bin-breakdown ko lang sa inyo kasi ayoko, nabanggit ko na to sa ano eh. Nabanggit ko na to sa past reviews ko na kako, ayokong magbigay ng score kung hindi ko siya kayang i-defend sa inyo. So, ayokong magbigay ng basta-basta lang na hatol kung hindi ko naman ma-explain ng kahit pa paano, diba? So, yun. Kahit pa paano naman, sana naiintindihan nyo yung explanation ko sa round 1 ng Mot at Lanceta. Para sa akin, sobrang dikit ng battle na yon. Sobrang tie sila sa lahat ng aspeto, sa lahat ng kategory. Lumamang lang ng konti talaga si Mot doon sa bigat ng suntok. Tsaka, mas maraming kumokonekta, no? Pero, for me, hindi pa rin enough yun eh. Kahit, to be honest guys, hindi enough yung mga, hindi enough yung nilamang ni Mot dun sa round 1 para
maibigay ko ng malinis sa kanya. So, palag kasi talaga yung round doon ni Lance. Palag, men. Sobrang palag yon. So, I think both these MCs deserve a tie sa round 1. So, 10 points tabla. Tabla muna sa round 1. Mahirap eh. Mahirap. Tangina na ito. Akala ko naman, tapos na tayo sa mga tabla-tabla na round. Kasi yung 6 threat siya, yung tabla yung round 2 ko doon eh. Ngayon, tabla yung round 1. So, tignan natin sa round 2 kung may lalayo na. Tignan natin. Diba may usapan tayo? Utang ina mo, madaya ka. Nagagalit ka sa nanay ko kasi dito siya sumampa? E di sana magdalin mo rin yung nanay mo, kaso patay na! Gago. Ay, babala. Oy, babala. Gago. Kilala nyo naman ako, magaling mag-ad. Kilala nyo naman ako, magaling mag-magic. Utang ina, si Balakid nga na aktivista, ginawa akong nakakulong na adik. Putang ina to, ma! Bakit to ganito, ya? Bossing! Asan si Pibos? Ba't ginawa mo naman kaming manok na panabong? Parang puta na laos! Kala ko malaki yung pera dito! Tang ina, alam mo ba yung kasanggos? Balita ko, malaki yung TF nito. Tapos sa akin kulang at kapos? Alam mo naman palang malupitong kalaban, tang ina, kakupal ka ba, boss? Okay. Pagkapos ko kay Sac Maestro na Davao City. Tayo na gamit yung malupito na. Sa mga hindi nakakaalam guys, ha, itong pangil sa pangil semifinals naganap sa Davao is September 21 din. Which is kasabay ng Vuelta Balentong 11 na September 21 din. At kung naka-follow kayo sa page ko, kita nyo yung mga photos doon, in-upload ko. Nandun ako sa event na yon ng Vuelta Balentong. Lahat ng battles na panood ko. At masasabi ko na yung buong battle nung event na yon is puro malupiton na reference. Tapos, malalaman ko itong PSP semifinals may may malupiton na reference din. Six threat, nagmalupiton na reference din siya. Tapos, si Mot, meron din. Kay Lanceta, meron din. So, tangin na, shoutout kay Malupiton. Joel, shoutout. Nakakupal ka ba, boss? Pagtapos ko kay Sac Maestro na Davao Zero, ba't ako nag-step down? Talo kay J-Block at kay Pisto, tapos Lanceta sa next round? Alam ko nahihiya ka na, Mot, pero I know you felt proud. Kaya para sa best crowd, naghanda ako ng best round, Davao King! Handa na ba talaga kayong mapanood ko in person? Na-expose natin yung baliktaran niya na wak kasi nga bulok kanyang version. Na ginagamit mo lang yung ganung tugmaan para makabuo ka ng tension. Yung mama gagawing am-am kasi yung bata gutom sa attention. Iko-connect sa nagwawala tas ira-rhyme sa fukuda. Yung style ko parang batang nakadede kasi nakasuso ka. Tapos yung okay. Ilaw ng tahanan, gagawin mong kandila sa larawan. Hanggang yung lansetang makananay daw ay hindi makayanan. Ganun ba yon? Paulit-ulit. Okay. Iisa lang yung trip. Ginagamit baliktaran parang iisa lang yung brief. Lugyon. Ano yung daldal? Gagawin mong ladlad para yung mga masa nalilito. Pwes yung last-last gawin mo mang salsal, tinapos mo lang sarili mo. Mm. Parang lakaraan ko lang laban, nag-snitch charat to. Kaya kung gusto mo ng baliktaran, lahat kayo ilalaglag ko, tangina nyo. Parang palalaglag mo lang sa mga tropa mong adik sa Cavite, no? Gagawa ng album pa, Consuelo. Lahat ng rapper dito, tinatangging nagmamariwala sila, tapos ikaw, Shabuero. Ikaw magiging boses ng mga adik sa saloobin nila? Kalokohan! Paano mo nasabing panalo ka sa kung di ka pa nakakapasok sa looban? Kaya yung mga kwento niyang paigot ay baliktaran na imbento.
Kaya ibabaliktad ko yung mga binaliktad mo nang bumalik sa dating pwesto. Kasi ganyan yung style mo, di ba? Isisisi mo sa iba yung hindi mo matanggap na realidad. Inaasar mo si Surgenio sa pambababae, ikaw nga itong dinakatanggi sa bilat. Niyayait mo si J-Block sa pagbebenta ng tiket, tapos nagbenta ka rin, Brad. Sobrang galing sa baliktaran, pati sarili, binaliktad. Paano kung yung style tol ng yung idol nilaro ko hologamit? Yes! Ayaw mo na. Paano kung yung style tol ng yung idol nilaro ko hologamit? At pumatol, wag humabol, di nag-oo-oo ganid. Tila boso o sobalit, tigado o noo dagit, saktong rifle sa yung eyeball, kita mo to, automatic. Pasensya na guys, kasi baka isipin nyo, hindi ako nag-react doon. Pasensya na, kasi sabi ko nga sa inyo, after ng event na to, kinabukasan, ang dami ng clips ng mga pirata. So, itong part na to, narinig ko na to eh. So, ayun, pasensya na kung hindi ako nag-react doon. Siguro, kung nauna ko itong mapanood o hindi ako nakarinig ng mga clips sa Facebook, mga cut na kinakat na tong ganitong ano eh, itong part na to eh, napanood ko na ito eh. 'Di ba? So, kaya hindi na siya ganoon ka ano sa akin. So, ayun na, magiging honest ako sa inyo, guys. Hindi na siya ganoon ka impactful sa akin kasi narinig ko na 'yun. Narinig ko na yung mismong linya na to sa reels, no. Sayang, sayang lang. So, 'yun. Bunganga na sa tumbong, nagkataong pabaliktad, siya'y tumanda ng paurong. Kaya sa lungat mararanasan, patumbang madadabayan, nakapa ang aapakan, utak na sa talampakan. Ganun lang yon. Nasa bottom, bomba, mala atomic bomb, at tamang tomo-toma, bawat shot pang motifang, parang mot-mot, short lang. Tanga cornean, dapat tom-tom, low drum, malatomigan. Kaya oh shit, blow shit, nitong uhuging Thomas. Whole clip, parang COVID, iyong ubusin Thomas. MP5 na nilason, ang pesticide na binaon. So let us pray para kay Mok and let these bygones be bygones. Technical, no? Subot mong rap ay lilitaw, yay napakadaling gawin. Hubot-hubad naliligaw, wala nang babalik na rin. At tamang anagram niya laban sa may holo sapagkat di mo kayang balik na rin kapag tumutugmala. Tamang balat panay bakas, salamin na babasaging, ramdam agad siya ay malas. Na kahit saan pa mandaling, yung kabaliktaran niyang galing, kaliwat kanan man dating, walang talab sa may talas na kabilaan ng talim. Kaya alam niyo na kung sino talaga sa amin matindi. Parang bumising ka sa bangungot, umiiyak, humihikbe. Ano, kabaliktaran pa rin ba ang panaginip? Ang sagot ko dyan, hindi. Dahil itong napaidlip ngayong gabi sa akin pilde. Okay, so so far, ang pinaka narinig ko lang naman na linya ni Nilanceta dito sa round 2 niya is yung holo, no, na naka-anagram, ay anagram na naka-holo, no, yung rifle, yung oo ganid, tapos yung automatic, yan. Yun lang naman yung pinaka, yun lang yung part na nag-trending sana eh sa Facebook eh. So siguro kung mas nauna ko tong napanood at hindi ko, or sabihin natin hindi ako nakapanood ng mga clips or ng mga reels sa Facebook, para sa akin maganda yung dating nun sa akin. Okay, pero since narinig ko na siya, nawalan talaga ng impact, no, yung linya na yon dito mismo sa battle. Pero so far gusto ko siyang i-scorean pa rin kasi
Syempre Lanseta 'yun eh. Tayo na siya lang nakagawa nung ganung ano, ganung anagram na naka-holo, 'di ba? So iskuran ko pa rin 'yon, pero yung first half ni Lanseta, feeling ko hindi siya ganoon ka-powerful sa part na 'yon. Pumasok lang yung pinaka peak, or sabihin natin pumasok lang yung pinaka effective round niya dun sa ano, dun sa yun, yung ano, yung anagram na naka-holo. Dun lang eh. Pagpasok nun, tuloy-tuloy na. Pero I think yung round 1 pa rin ni Lanseta yung pinaka na ano, mataas na standards dun. So I think yung round 2 kalahati lang yung para sa akin epektibo eh. Yung kalahati hindi, at slow start pa siya sa pagkakataon na yun, no. So yun, tignan natin kay Mott, pero itong round 2 ni Lanseta is para sa akin hindi kasing lakas ng round 1. Okay? Let's go. Yo, yo! Nabanggit niya. Oo, kay Pistol tsaka kay J-Black. Nagmukha akong alanganin. Kasi nakipagkasundo sila sa dami ng bilang ng linya na susulatin. Kasalanan ko bang tumupag sa usapan na nagawa nilang dayain? Kasi kung mas mahaba yung mga rounds nila, talagang magmumukhang mas marami yung nasuntok nila sa akin. Parang ikaw, usapan natin 48 to 50 lines. Tapos yung rounds mo ang haba. Kaya pala sa messenger, puro ka paalala. Tanginan to, kabadong mandaraya. Pwes wala na akong pake sa opinyon ng mga leche. Lalo na kung di nyo naman alam yung nangyayari sa likod ng lente. Tangina ang ingay! Pero yung suntok ang hihina kung i-rate nyo. 4-bar setup na marahan, sisigaw pa dahan-dahan, dulong punchline, babagalan, sabay goofy face. Oh, yan ba yung bagong disenyo na Lanseta? Ba't parang duplicate, bro? Eh ganyan na ganyan din ako bumanat noong mga rookie days ko. Kaso yung mga linyahan neto, ewang ko sayo. Ika-ika-ika-ani mo'y pilay. Panggap ka nang panggap ka na, sa nagawa ng Lanseta. Sa nagawa ng Lanseta. Ba't ba ang dami yung singit-singit? Masabi lang siksik, paulit-ulit yung mga giit-giit. Sinisigaw pa ng pilit-pilit. Pag pinakinggan, parang ang sikip-sikip. Pag nagsusulat ka siguro, all caps, tas dikit-dikit. Sulat doktor kapag lumetra. Nagmamagaling sa titik to. Yan ang bagong disenyo ng reseta. Tatak nyo sa isip nyo. Di nyo ba pansin sa mga bara niya? Puro drugs na tema yung pato. Habang nagte-therapy session si Akata, ito nagre-recommenda ng gamot. Kaya pala galit ka kay Apok. Kasi gusto mo, ikaw yung nurse. Dinidis mo kanyang kurso, makapagsimula lang ng discourse. Kasi mula maikumpara kay Sayad, ginusto niya na ring maging isa sa kamao. Kumulab kay Tats, baka mailakad, kaso di rin na salo. Kasi si Arik di pumayag hanggang sa naging tanggal na to. Yung uprising, hindi nagbukas palad, yung panaging sampal sa'yo. Ano, masakit? Pwes balik tayo sa reseta, baka sakaling gumaling. Kaso mas lumalim lang yung sugat nung nagkapit patalim. Ngayon si Anigma lagi kinukupal sa mga linyang matabil. Parang reseta nga yung sulat, laging may Arik sa papel. Anong katwiran mo kay sir? Hindi patas yung bayaran sa liga? E nasa wak ka na tir? Yan, hinilera ka tuloy ni Anigma kina Krak at Kahir. Malaking bayad yung request, kaya mabilis din na nag-flop yung karir. Nakuha mo nga yung TF, paalis sa Ingles, get the fuck out of here. Pero simula nung nakalas, yung kakupalan, dumalas. Hinayaan tong di naman kawalan. Ayan, kawalang yaan yung lumabas. Bakit? May beef ka dun, kuno? Pagtapos ka, bigyan pangalan? Yung malaking dahilan kung ba't ka nabuo sa ibang liga mo, sinisiraan? Sabagay, kapag gawa-gawa nga yung gulo, talagang malakas pagkakitaan. Tung walang utang na loob, sa palabas na lang binabayaran. At ang bago niyang pinapangalandakan, ang bagong hari ng tugma, taas ng gustong maabot, pwes papatunayan ko sa'yong hindi yan tumutugmang pasok. Kasi kinoronahan yung sarili, hibang natot na bubuang. Dapat sa'yo nananahimik o itulog mo na lang. Kasi ang laki ng ulo,
Puro buhat ng bangko, di naman kaya bitbitin. Ngayon tuturuan kita magpakumbaba, sana wag mo dibdibin. Kasi di ka ba kinikilabutan? Iyan dami mo ng olats, dyan sa estilo mong paikot-ikot lang, puta sayang ka sa oras. Kaya mag-isip ka kahit... Okay, so di ko alam kung saan tutungo yung mga gestures ni Nimot, pero sa pagka nahalata ko no yung mga ginagawa or ina-action ni Mot dito is mga sa NBA yung celebration kapag ano kapag nakashoot sila something yun yung paikot-ikot lang James Harden magpakumbaba alam ko LeBron James yun diba tas yung Dame time. So sa pagka ewan ko kung saan tayo dadalhin ni Mot dito pero ganun ko nakikita yung ano yung setup niya. Tignan natin. Dibin, kasi di ka ba kinikilabutan? Iyan dami mo ng olats, dyan sa estilo mong paikot-ikot lang, puta sayang ka sa oras. Kaya mag-isip ka kahit konti, di ka pakilalang alamat o nagmarka sa ganto. Dyan ang itatak mo sa kukote, mariya ka sa balat mo. Kasi astang malakas to, pero yung angas tumutupi. Madalas mang asar, mangunsume. Pero pag hinamon mo naman ang pisikalan, biglang bata pa ako eh. Ano, pumuntos ba yung adali niya? Yan ang bagong baliktaran ko ngayon sa aksyon ko pinakita. Sipin mo yon, dinaan ko pa sa selebrasyon para lang sabihing wala kang tira. Yun, sabi ko sa inyo guys eh, yung mga aksyon ni Moton, di ba? Celebration yun eh, kapag nakakashoot yung mga NBA player, di ba? So, yun, maganda yung ano. Di ko lang sabi ko kanina, di ko alam kung saan tayo dadalhin ni Mot doon, pero tama ako doon, no? Celebration yung ginawa niya kanina. Di ba? Game na? Ay! Ay, putik! Bitin yung round 2! Tapos na yun? Patay! Patay. Nabitin ako sa round 2 ni Mot. Tong ina kung ito although may round 3 pa naman. Although may round 3 pa si Mot kasi round 3 na nilan si Papa papakinggan natin eh. Pero sa based dun sa first 2 rounds ni Mot, kung madadala niya yung ganitong level ng performance, ganitong level ng mga punchlines, I think hindi may tulog siya kay Six Threat, no? Feeling ko magsi Six Threat pa to sa ano sa finals, sa championship. Kasi nabibitin na ako dun sa round 2 at sa mga past battles din ni Mot, nabibitin na ako sa mga angulo na binibitawan niya. Pero so far nakakakuha pa rin talaga ng puntos 'yon para sa akin. Pero pagdating dito sa round 2 bitin 'yon. And sa kailan seta naman sa round 2 bitin din yon. Nakita nyo naman, sinabi ko nga sa inyo na first half sobrang bagal nun, sobrang ineffective nun para sa akin. Pero pagdating ng second half, yung pagpasok nung Oganid automatic pasok yun eh, pero hindi na siya ganun kalakas, hindi na ganun ka impactful sa akin since narinig ko na yon sa Facebook, pero pinuntosin ko pa rin yon. Tapos yun, nagtuloy-tuloy yung mga suntok ni Lance doon, pero hindi na niya napantayan yung round 1 performance niya. Pagdating sa round 2 ni Mot, nabitin ako. Maganda yung pinakita niyang gestures doon, yung celebration. Maganda yun, may punto yun. Pero, hindi enough eh. Hindi enough para masabi ko na nakuha ni Mot yung round 2. So, itong round 2, kung yung round 1 tinabla ko, pero alam mo yun, sabi ko nga sa inyo, lamang si Mot doon ang gahible. Pero tinabla ko pa rin siya kasi feeling ko yung dalawang kategory na nilamang ni Mot is not enough para makuha niya yung buong round 1. Kasi sabi ko nga may palag yung round 1 ni Lancete. Pero pagdating sa round 2, eto malinaw. No question about this. Itatabla ko to. Parehas silang lumaylay sa ano na to, sa pagkakataon na to. Parehas silang hindi na nadala yung round 1 performance niya coming to round 2. Parehas silang naging 2 step behind or sabihin natin 1 step behind from round 1, 'di ba? So ganun ko nakita, lumaylay yung round 2 nila both, 'di ba? So ayun,
bigyan natin to ng hindi ko alam kung ino-9 ko ba to, yung 8 eh. Pero sige, bigyan natin ng 8 points both. Sobrang bumaba talaga, no? May mga epektibong linya sila sa bawat isa, pero sa quality na binigay nila sa unang round, hindi siya ganoon ka ano eh. Feeling ko hindi siya ganoon ka kalakas talaga yung mga effective lines nila na binitawan sa round 2. Bitin 'yon. So, ayun, para sa akin bumaba yung energy level ng dalawang MC sa round 2. 8 puntos. So, pareha silang may 18 points. Round 3. Lanseta na may round 3! Mamaya na. Galit ba sa akin si Arik? Alam mo ba kung bakit ko kayo nilalampasot, nililigpit? Gago ispay ako ni Arik, pinapatrabaho kayo ng incheck! Love you, Arik, man. Para sa ito, Enigma, itong round 3. Lanseta na may round 3, John! Yes! Kahit gustuhin pa ng mga fan, aanhin nyo yung Lansetang Desperado kung lulutuin din naman. Time! Ani. Kita mo? Rinig mo? Kung gaano sila kalungkot? Alam mo ba yung kinakain mong galing sa nakaw, paano mo yan nalulunok? Di ba tamang tahimik siya ngayon? Para mawala dahan-dahan yung tunog? O sadyang alam mong yung mga bayag na hurado yung bahala sa yung magpalusot? Kayo ngayon yung tatanungin ko, sino sa dalawang tusong nandito ang mas marumi maglaro, kayong mga nanonood sa video? Ako na siyang madaya dahil ginamit yung ulo at talino? O si Mot, tanga, wala nang mas nakakadiri pang manalo dahil sa buluto at saka bito. Okay. Fuck that shit, Mot. Malaki respeto ko sa'yo. Pero nung laban mo kay J Black sa Cebu, sinisi mong bias yung madla. Eh bakit si Six Threat nung dumayo sa Gapo, binadibag si Akata? Ganyan yung kampiyon? Puro rason? Tanga ka, di tayo pareho. Tandaan mo, nung huling apak ko sa Dabaw, katapat ko mismo sa maestro. Oh, okay. Minura ko yung pangulo. Tanungin mo si Mr. Rodrigo. Pero dahil sa tapang ko, tanggap nila ako, kaya buhay ako at nandirito. Hindi ako kagaya yung mga tuta ng palot ng putang inang chinito na onting demanda lang, bigla-bigla ang nagdidilit ng video. Ayos lang, tanggap kong madaya ako sa paraan na madupang. Kung yung panal, kung parang Carlos Yulo lang naman yung mga tropeyo mong napalanunan, na kahit magsuot ka ng palamuti at sa alahas mo tabunan, walang silbi ang yung ginto kapag kalaban mo magulang. Kasi ikaw, ah, okay. Ayos lang yan, Mot. Huwag ka malulungkot. Pag bumababa na yung tama ng battle rap sa'yo, ako nang bahalang magpasundot, pero hindi kita inuudyok. Pinapalakas ko lang yung loob. Dahil tignan nyo naman, tang ina, yan ba yung champion, yung mga crowd sa'yo tulog? Kaya sino ba si Mot kapag kukumpara yon? Batang may bimpo sa likod sa matandang puro na rason. Sana di mo palimot ganyan yung totoo na Tom. Damahin mo yung tibok na sa yung puso ng kampiyon. Di ba? Ganun lang tayo kasimple, pre. Unang laban mo dito, ganun lang kadali. Pero tang ina, ang dali mong mapaghinaan kapag gumagawa ka ng mali. Ngayon ibabalik ko sa'yo at sa katawan mo itatahi. Ipapanood ko yung nangyari at para sa'yo maibalik. Hindi, hindi pwedeng mawala eh. Pero babalik tayo. Ayos lang sa'yo na matalo dito. Dahil doon ka naman sasampa. Ang kaso, kulang yung kapal ng mukha mo para humarap ka sa kanya. Ganto ba yung idol nyo?
Tangina galawang alkansya! Nagtayo pang piso net, talagang laglagan ng barya! Ano ngayon ka lang nakaramdam ng mga bara na direkta? Huwag mo sabihin gawa-gawa lang to, tol, na sa YouTube yung ebidensya na kahit anong pakain sa'yo ni Pibus ng pera, kung tulog naman yung presensya, parang kumakain ka na lang ng barya. Ganyan pagpalyado na sistema! Mga alaga ni Arik! Arik, alaga mo! Tanong, ano nangyari? Di mo naman pwedeng sabihin kay Anigma na kaya ka nandito kasi si Pibus ay yung kumpare. Ano flip-top? Tunay lang ba mananatili? Ba't nanatili itong kunwari? Ako kundi lang ako banned sa may flip-top sa isa buhay ako sasali. Woo! Kasi kung talagang mahal nyo si Arik, ba't wala ngayong mot na sa may flip-top na napapanood? Mm. At kung talagang mali kaming tagagabo, ba't nung lumitaw kami sa PSP, bigla kayong nagsisunod? Mm. Kami pinabayaan ni Anigma, hinayaan kusang lumubog! Kayo buong pusong inalagaan ngayon sinong walang utang na loob. Kaya pasensya Arik, pero oras na para buuin yung mga nasira. Wala na akong maisip na dahilan para bumawi sa'yo, pero ito lang yung aking nakita. Yung sa wakas, yung six threat at mot sa flip-top nyo na ulit yan makikita. Dahil yung ninakaw ni Phoebus na mic chop, ibabalik ko na kay Anigma. Kasi ako kahit matalo, okay lang pre. Kung anumang kalabasan, ayos lang sa akin kahit pangit. Kung matalo ako sa'yo ngayon, tol, congrats! I know you really want it. At kung matalo man siya, tol, at yung mga wish nyo di na granted, tandaan mo lang, manalo-matalo pag di flip-top hindi counted. Pag hindi flip-top di count, okay. Last line. Alam ko naman kahit lumamang ako, basta makadikit to, siya yung panalo. At para lang ako yung makaabante, kailangan ko pa siya na ilang paso. Kaya sa pants mo, tsaka mga hurado, sa tingin to ay malabo, tara round 4, freestyle lang tayo kung game ka pa para mas klaro. Kupal! Kupal, kupal! Okay, ganun ulit yung atake ni Lanceta sa round 3. Slow start. Tapos pagdating ng second half, pumalo na naman yung mga effective punches niya. Pero sayang kasi may konting lead, nakalimot siya ng konti doon na linya. And sa sobrang dikit ng battle nila ni Mot, round 1 and 2 tinabla ko yun eh. So sabi ko kanina, 'di ba? Si Mot sa sobrang consistent niya bumattle, sa sobrang consistent niya lumaban. Aantayin mo na lang talaga na magkamali siya or magkaroon siya ng lapses na magkaroon siya ng choke, 'di ba? Aantayin mo na lang talaga magganoon eh. Kaya nga nung may fake choke siya nung round 1, akala ko 'yun yung dahilan kung bakit binoboto si Lanceta ng mga fans sa Facebook. Pero hindi eh, 'di ba? Yung round 1 para sa akin tabla 'yun eh. Pagdating sa round 2, ayun, masasabi ko yung round 2 lumaylay talaga sila parehas doon. Then pag round 3, nilanseta, slow start plus nagkaroon pa ng stutter, kaya sobrang hirap i-judge nung round 3, although di pa naman natin naririnig yung round 3 ni Mot, pero para sa akin yung ganitong ka-crucial na round, kailangan mo talaga ma-spit ng mas maayos, mas epektibo at mas malakas eh. Pero yung second half ni nilanseta, yun doon lang talaga naging solido yung mga linya niya. Pero yung first half tsaka yung konting stutter, konting choke, konting slip up, malaking bagay yon sa ganitong ka-crucial na battle. So ayun. Tapos yung mga angulo rin ni Lanceta dito is hindi na para sa akin, ha, hindi na siya nakaganon ka battle mode, no. Parang di ko alam kung ano yung right term na gagamitin ko, pero feeling ko ano na lang yun eh, 50-50, no? 50% kay Mot, 50% para sa flip top or para kay Arik eh, ganun, diba? So parang ibabalik ko na yung dream match sa flip top,
pag hindi flip top, hindi counted. Tapos dapat sasali ako ng isa buhay kung hindi ako ban, 'di ba? More on ganun eh. 'Di ba? So 'yun, tignan natin yung round 3 ni Mot dito, pero itong round 3 ni Lanceta possible na mabilis na makuha. Malagpasan ni Nimot to. Pero syempre depende pa rin yan sa performance ni Mot, 'di ba? So ayun. Round 3 Mot. Gising pa. Walang bago. Dinaan mo na lang lahat sa mga linyang komplikado. Congrats, pag-upload ng laban, malaki rin yung chance mo manalo. Kasi pang internet yan lang katha mo. Sa replay na lang magarbo. Ako sa mismong ganap, pumupuntos yung sapak sa nanonood tsaka hurado. Kumbaga sa live, ikaw yung pay-per-view, ako yung sa mismong harap ng entablado. Dun pa lang, alam mo na kung saan mas napapamahal yung tao. Ay, so, linis ng rebat. Speaking of pay-per-view, 100%. 100% yan ang lagi niyan dinudulog. Mm. Basta ilaban niyo si ganto, si ganyan, tapos freestyle na yung ibubuod. Mm. Kaya anong gusto niyo ng 100%? Huwag mo gawing tanga mga nanonood. Pinapaangas mo lang yung mga salitang babawi ako sa susunod. Kasi kung meron ka talagang 100 power, dapat kada laban gawin mo na lang, brother. Buti pa yung pay-per-view ng PSP, talagang 100 lahat na ng battle. Hindi katulad mo, ang daming palusot. Sa bagay, di mo nga kayang dumirekta ng atake at suntok. Mm. Ang dami pang pasakalye para lang yung mensahe manuot. Kaya pala ang hilig mo sa beatbox. Ang daming pautot. Pero nag-iba na ng tunog. Biglang nagbago yung estilo. Naging intriga na yung tipo. Yung dating technical, pangangalkal na yung technique at naging showbiz na yung bisyo. Kasi mula nung mawala yung init niya sa flip-top, sa sunugan na nakibaga. Tinitira si Anigma sa katwirang di raw siya nagpapabata. Kaso yung kumugan biglang lumisan, ngunit di siya naantala. Nung sa PSP lumipat, si Luni naman yung ginambala. Di nyo napansin? Sa malalaking pangalan, sinasagi yung patama. Paandar para uminga yung karir at mas humaba. Habang umu-overtake ng liga, kadatawid patay bahala. Kaya paanong di magkaka-impa kung yung mga linya mo sagasa? Kaya nga, nung sinabi niyang nakakulong si Balakid, si Sak na pareak parang nagulat sa detalye. Kasi di naman talaga nakakulong si Balakid, nagparehab lang ng sarili, yun ang lihiti mong nangyari. Sarili niyang kaibigan, siniraan yung imahe. Makapagsemis lang si pare. Alam niya kasing di kayo nagpa-fact check kahit X na yung sinasabi. Okay. Pues ako naman babawi, ikaw naman aking titimbre. Nung PSP Cebu, di ba nanggigiyang ka ng pasimple? Sa amin nila kay Ram at ni M-Site, binibigay mo pa ng libre? Sabay sabi ng tol, tikman nyo to, yung galing nyo magiging triple. Kaya pala 10 years in the game, hindi pa rin nga nahuhuli. Sa bibigdan ng galing yung ebidensya. Pero di natatakot sa sistensya. Palibasa yung tatay ng kaibigan niyang si Invictus, mataas yung posisyon sa isang kilalang ahensya. Di ka ba nakukonsensya? Laman ang mga kanta mo tungkol sa gobyerno, kunyari di gusto. Isa kang hipokrito, Diyos ko. Ikaw rin pala umaabuso sa sistema na binabatikos mo. Ano hindi? Oh. Huwag ka magagalit. Paumanhin ako na dawit. Bakit? Anong pinagkaiba niyan sa ginawa mo kay Balakid? At ang paborito niya na adlib? Ganon mag-wordplay, putang ina nito? Pues taste your own medicine kasi nagtuturo ka ng mali. Di ba nagtitake ka rin ng heroin, nagtuturo ka ng mali. Nag-uudyok kapag gumamit, nagtuturo ka ng mali. Sinabi mong nakakulong si Balakid, nagtuturo ka ng mali. Tangina nito, nagpapakalat ng maling akala. Tas ililigtas yung sarili sa simpatsa, paawa. Sasabihin nagbago na, pagtapos manggulang, patay bata. Tanga, hindi ka sober, yung mga sinasabi mo lang, yung walang tama. At last, sabi niya kanina, humina na daw masyado. Mm. O baka mas kailangan ko lang yabangan. Pwes 15 panalo, pinakabatang kampyonato, nakabakat na sa pangalan. Mm. Shit! Kaya nga lahat
kayo, gusto ko matalo. Pero di yun yung sapat na karangalan. Kundi nyo naman kayang tapatan o mabago yung naitatak ko sa kasaysayan. Putang inamumot! Pangil! Sa pangil! Okay, siguro sa round 3, ano na lang to? Ito na yung naging deciding para sa akin. Round 1 and 2, sobrang dikit. Round 2, malinaw, tabla yon. Sobrang linaw para sa akin na round 2 is tabla kasi parehas silang lumaylay doon. Pagdating sa round 3, may starter si Lanceta, tapos feeling ko merong may konting freestyle siya doon na pinasok. Si Mot naman consistent, no, malinis. Although slow start siya dito, pero unti-unti nakukuha ni Mot yung momentum niya. Unti-unti pumapasok yung mga punchline, unti-unti bumibigat yung mga punto. So hindi na ako nag-pause noon eh kasi pinanood ko na lang, pinakaramdaman ko na lang kasi sobrang dikit talaga ng battle. So ayun, bibigay ko kay Mot yung round 3 sa score na 8-7 or sabi nating 8-7 in favor of Mot. So yung round 3 ni Lanceta, maganda sana yun eh. Kaso yun nga, sobrang bagal niya nakuha yung momentum niya at bilang na lang yung mga punches niya para kay Mot kasi ang dami na tumatama na sa iba eh. Kay Arik, kay Pibus, basta yung sa kay Arik sa flip top, 'di ba? So ganoon. Tapos may stutter, may choke, may konting choke, 'di ba? So ayun, yun yung naging factor para makuha ni Mot yung round 3 ng malinaw kasi nakita niya naman siguro yung round 3 ni Mot eh, no? Pasok yung mga rebat, alam mo yun, yung rebat na sobrang linis, aakalain mo talaga na returns eh, di ba? Pero sobrang linis ng rebattals, tapos pagpasok sa sulat eh na tuloy-tuloy, naiintindihan natin yung mga pinupunto ni Mot. Score yun para sa akin. Di lang ako nagre-react, di lang ako nagpo-post kasi mas gusto kong damhin na lang yung mga ano, yung mga linya na yon. And then yun, pinaka-pako sa kahon, di ba? Pinaka-pako sa tangin ng lupit noon eh, no, na humihina na pero hindi niyo pa rin kayang tapatan yung na ano ko sa kasaysayan. At sabi niya 15-0 para sinabi niya yun, no? 15 panalo, 'di ba? So although selfie bars 'yon, pero real talk 'yun, isa mga real talk, no? Si Mot ang pinaka may mahabang win streak talaga sa ano, sa flip top, which is 13-0. Tapos ngayon, 'di ba? Sa PSP na may 2-0 na siya. So that's 15. Hindi lang kinount ni Mot yung ano eh, hindi lang kinount ni Mot yung sa sunugan eh. 'Di ba? Panalo rin si Mot doon, sa finals din si Mot doon. Sa ano ba, kaso tinalo siya ni Sur doon eh. 'Di ba? So sayang 'yon kasi kasama sana sa panalo 'yon, no. Pero di niya na-count 'yon. Pero I don't know, may ano kasi 'yun eh, may beat kasi 'yun eh. May beat yung first two rounds noon eh, 'di ba? And then ayun, round 3, malinaw kay Mot sa score na 8-7. Bigyan ko ng 8-7 yun. So, sa linis ng performance, may kita mo na lamang si Mot doon. Tapos consistent pa na atake para kay Mot. Sa round 2, malinaw na tabla yun. Sa round 3, round 2, tabla, malinaw. Round 3, Mot, malinaw. Sa round 1, binrake daw natin yung round 1 eh, kasi para sa akin, ito yung pinakadikit na round nila sa ano, sa battle na to. Ito rin yung sa pagkakalam ko, ito rin yung may pinakamahaba akong explanation kasi round 2 and 3 feeling ko ito sobrang i-clear na lang ng ano ko na explanation ko, pero sa round 1 sobrang haba nung naging explanation ko kasi sobrang dikit nun. Iniisa-isa natin yon kada category, kada estilo, di ba? Sabi ko nga sa inyo, lumamang man si Mot ng dalawang category doon, yung bigat ng sulat tsaka yung dami ng punches na tumama. Para sa akin, ayun talaga yung nilamang ni Mot dun sa round 1 eh. Pero sabi ko nga sa inyo, feeling ko hindi pa rin enough yun para matabunan niya or maiwanan niya yung round 1 ni Lanceta kasi para sa akin, palag-palag yung round 1 ni Lanceta. Kaya, just to be fair, tinabla ko rin yung round
round 1. Pero kung sakali ilagay natin yung sitwasyon sa tabla rin yung round 3. Sabihin natin ganun, all 3 rounds tabla. 'Di ba? Siguro makikita kong category para iboto si Mot sa battle na to is yung round 1 kasi kahit papaano may nilamang si Mot doon kahit konti. So iyon yung masasabi kong magiging dahilan ng pagkabigay ko ng boto ko kay Mot kung sakaling overall or sabihin nating all 3 rounds is tabla. Kaso yung round 3 speaks itself no? Yung round 3 talaga yung naging deciding factor, naging deciding round kasi nadapa na si Lanceta doon. Pero pagdating sa round 3 naman ni Mot consistent at na-close niya pa yung round niya ng ganun kalakas. Okay, so ayun. 1 and 2 tabla, pero round 3, Mot yun, malinaw. Davao City, Matira Mayaman. Ang mananalo dito, mag-a-advance sa finals ng Matira Mayaman at magkakaroon ng pagkakataong magkamit ng 1,000,000 piso at diamond ring. Ang boto ng hurado, 6-1, panalo si Mot! Okay, 6-1, Mot. Ito, bigyan ko kayo na insights lang bago tayo mag-end. To be honest, hindi ako satisfied sa performance ni Mot dito. Mas satisfied pa ako sa performance ni Six Threat laban kay Shaggy, no? Ang dami kong comment sa performance ni Six Threat, no? Sabi ko, ito yung Six Threat na hinahanap ko, ito yung Six Threat na ito yung sixth threat na nanalo dun sa isa buhay run. Ito yung gutom na ng sixth threat na nawala nung first two battles niya dito sa Matira Mayaman. And then alam ko na banggit ko rin sa review ko no na sana bumalik din yung dating Mot no kasi di na rin ito yung dating Mot na yung isa buhay sa yung sinasabi ni Mot na humina na sort of may mga comments din ako doon na hindi iba na nga yung Mot ngayon kaysa dati. Nawala na yung gutom eh. Pero yung laban kasi ni Six Threat kay Shaggy na na-review natin, bumalik yung ganung Six Threat. So ako nag-expect din ako kay Mot dito na magiging mas solid, mas malakas. Pero nabitin ako at hindi ako na satisfied sa pinakitang performance ni Mot. So ako, guys, kung tatanungin niyo ako, alam niyo naman na si Mot at si Six Threat isa yan sa mga dream match ko at isa yan kasama yan sila sa top 5 ko. Kung napanood niyo yung review ko kay Six Threat and Shaggy, sinabi ko doon yung top 5 ko. Alam niyo na yan, alam niyo na yon. So Mot, Six Threat, dream match ko yan. Sabi ko nga sa inyo sa flip top ayan isa yan sa mga dream match ko pero sa pinakita nilang performance sa semifinals I think Six Threat lumalamang no kung magi-base tayo sa performance nila sa semis ha? Okay kung tatanungin niyo ako na kanino ako kung ayun yung magiging basis ko yung semifinals match nila Six Threat versus Mot lamang si Six Threat dito kung mag-base tayo sa semifinals battles nila bakit para sa akin lamang si Six Threat dito guys napanood nyo naman siguro yung Six Threat versus Shaggy si Shaggy isa yan sa mga hindi tinatabla ng mga angulo sinabi ko na to basta panood nyo yung review ko dun pero nagawan ng paraan ni Six Threat para umepekto yung nasilip niyang angulo para kay Shaggy diba so para sa akin ang nakikita kong lamang ni Six Threat kay Mot dito is yung pagsilip ni Six Threat sa mga effective references, effective angles, effective punchlines para kay Mot. Diba ba? So, ang question dito is paano ika-counter ni Mot yung ganong Six Threat? Kasi
syempre papanoorin ni Mot yung mga battles ni Six Threat para sa paghahanda, 'di ba? Tapos mararamdaman ni Mot na ganon kalakas yung Six Threat. So paano niya ika-counter 'yon? 'Di ba? Yun yung tanong doon, kung makakapagbigay ba si Mot ng sagot doon sa ganong ka lakas na Six Threat, or sasabayan niya yung ganong kalakas na Six Threat. I don't know eh. So it's a chess match ulit sa finals ng alam ko marami nag-aabang ng battle na to, hindi lang naman ako yung may dream match sa battle na to, diba? Pero yun, kung ako yung tatanungin nyo, lamang si Six Threat dito, and isa sa mga mabibigat na kalaban to ni Mot talaga. Isa buhay 2017 champion versus isa buhay 2019 champion. Tangina. Re-recall ko lang guys ha. Recall lang natin. Round 1, 3-2. Panalo si Mot doon pero nag-veto Jay Black. Tapos nag-backout si Jay Black. Mot ang nag-prevail to advance second round. So, generally speaking, panalo naman talaga si Mot doon eh. At the very first, 'di ba? 3-2. Dikit. So Mot. Then Mot versus Pistol, alam ko 7-0 'yun eh. In favor of Mot. Tapos ngayon 6-1 in favor of Mot. So sa kabila naman, hindi ko alam kung ano yung mga score ni ano eh. Pero I think puro 7-0 eh. Tapos 6-1, 'di ba? Maganda yung magiging tapatan. Pero, ayun, gusto ko lang sabihin sa inyo na tinalo na ni Mot sa flip top ang 2014 at 2015 isa buhay champ na si Batas. Tapos, tinalo na ni Mot ang 2021 champion na si Jay Black. Tinalo na ni Mot ang 2022 champion na si Pistol. At hindi lang naman isa buhay 2022 champion si Pistol. Kumugan season 1 champion. Diba? So kung halimbawa matatalo niya rin si Six Threat sa pagkakataon na to, ilang isa buhay champion na yung sinibak ni Mot, 'di ba? So ang kulang na lang talaga niya dito is MZite, Looney, Aklas, Shayi. 'Yun na lang talaga yung kailangan niyang talunin para masabi natin na siya ang champion ng mga champion, 'di ba? Pero tignan natin sa mga susunod na taon, puta yan, battle rap palakas ng palakas, 'di ba? So ayun, yun lang naman yung gusto kong sabihin sa inyo. Kasi baka tanungin niyo ako sa comment section kung bakit or kung kanino yung sino yung manok ko sa Mot at Six Threat. Actually, basically, I'll go with Mot, no? Pero honest speaking, alam to, lagi ko naman sinasabi sa inyo, ayoko ng bias, no? Hindi porket isa si Mot sa mga iniidolo ko, I'll go with Mot pa rin sa pagkakataon na to. Pero yun, generally speaking at honest speaking guys, sa pinakitang performance ni Mot dito, may tulog siya sa pinakitang performance ni Six Threat against Shay. Yun lang. Doon ko tatapusin yung video na to. Maging pala isipan sa inyo yun. Pero para sa akin, since na-review ko parehas, lamang si Six Threat sa finals for me. Pero hoping pa rin na magawa ng paraan ni Mot yung ganitong performance. Mas tumaas sana, mas lumakas sana, mas maging effective sana. Diba? So, it's a chess match. Chess match to. So, yun. Alam ko November ang finals. At I don't know kung saan, pero dito yun sa Manila. Alam ko naman na hindi itatapat ni Boss Pibs yung finals ng Matira Mayaman sa Ahon. Alam ko kasi naglabas na siya ng schedule dati. Ito, baka nandito ata yun. Wait lang. Ayan. February, Cebu. April, Olongapo. June, Cavite. August, Laguna. Saan ba to? Alam ko hindi yan sa ano eh. Davao. Yung August na yan. Naurong, 'di ba, naging September tapos Davao. Ngayon, November. Sana hindi maurong tong November tapos Manila, 'di ba? So gets niyo, nakita niyo na, no. So kung hindi maurong 'yan,
November ang maging finals at wala pa nga lineup eh, naabangan ko rin yung lineup. Then sana malapit at sana kaya ng kaya sana afford para makapunta naman sa dream match na Six Threat tsaka Mot, 'di ba? So ayun. Yun lang, shinare ko lang yung opinion ko. Ano yung pre-med yun, guys, pre-med. Kasi baka magtanong na kayo eh. So, pre-med yun. Okay, so ayun, that's it. Kayo, kanino kayo dun? Mot versus Six Threat, kanino kayo? So, kita kayo tayo sa next na review, mga kumag. Peace out.